Good evening. So welcome to my vlog. So this is a more serious topic sa ating sasakyan. It is about LED headlights. So I think alam niyo naman yung LED, light emitting diode, no? Ito yung makabagong teknolohiya sa ating lipunan. Okay? Let's go back with the history of cars muna, no? Headlights have been there to keep us safe and keep pedestrians or people safe. So, ginagawa ng headlight is alangan, magbubughan ng ilaw, okay? I-illuminate niya ang daan. Ang mga materials na gamit dito is halogen, kadalasan. We have HID and we have LED. Ito yung mga three common na na method paano mag-emit ng light sa sasakyan ngayon. Okay, ang alam natin halogen is usually default or galing sa factory mismo. Pag rollout ng sasakyan, naka-halogen headlights yan siya. Ang halogen headlights ay mula sa isang metallic material na pinapalibutan ng gas sa loob ng isang glass housing. So, pag padaluyan mo ng kuryente yung metal, filament, tawag nila, mag-e-excite yung electrons, no? Mag-e-excite, parang physics, no? Mag-e-excite. Tapos mag-emit siya ng sariling photons, no, at a specific wavelength. Kadalas ito yung mga orange or red, may mga mga iba't ibang kulay, pero most likely red or orange or pagka yellowish konti, no. Ayun, alam niyo na halogen headlight, makikita niyo maskisan. Okay, ang problema nito is hindi siya ganun ka bright, wala masyadong ilaw, more on init siya, then konting ilaw, the same time yung inefficient siya sa paggagawa ng ilaw, yun nga. Pero madaling gawin, napakamura and widely available. Ang next technology is HID or high intensity discharge. Okay, para silang fluorescent light bulb. Meron silang metal filament sa loob, pero meron tayong inert gas sa inert gas. Tapos may phosphorus or parang may material na sila na kung papadaluyan mo ng kuryente yung inert gas na yun, tapos mag-evaporate yung metal sa loob, parang vaporized metal, magdadala yung kuryente, mag-emit ng photon, tapos para siyang fluorescent, mag-keep lang siya on its own and it will maintain the light. So, kadalasan ng fluorescent light po, makita nyo yan siya sa fluorescent, HID pala, para kasi fluorescent technology using high voltage. So pag high voltage initial charge, pwede mo nang i-regulate yan siya sa medyo hindi ganun ka high voltage. Ang mangyayari niyan kasi pag on mo, iba ang kulay, medyo puti, tapos over time, after a few seconds, magiging yellow or orange or medyo hindi na siya puti. Ganun yung HID, no? It will have a start-up time, warm-up time, kumbaga. And we have LEDs or light emitting diodes. Okay, these are semiconductors na nilagay mo sa isang circuit board, tapos papapadaluyan mo ng kuryente. Mayayari yan is mag-e-excite ang mga electrons, mag-e-emit ng photons, pero more efficient manner. Hindi siya katulad ng halogen at HID na kailangan mo ng mga high voltages, hindi siya ganun ka komplikado sa HID, hindi naman ganun ka simple kumpara sa halogen. So it has its own right. Ang problem ko lang talaga sa mga LED headlights ngayon is yung mga cheap headlights. Bakit? Okay. Ang sasakyan kasi natin, meron tayong tinatawag na headlight assembly or headlight housing. Kadalasan design siya with halogen in mind. Bakit halogen? Kasi again, mura, the same time widely used. And I'll make a very bold statement. Mas matibay kukumpara mo sa cheap LED. So, mas matibay ang halogen kumpara sa cheap na LED. So, silang dalawa, binabakbakan ko na sila yung lumalaban dito. Bakit ako nag-make ng bold statement? I'll explain ko later. Oh. So, let's start with the headlight assembly ng inyong sasakyan. Usually, designed siya with halogen in mind. Ang halogen is a very, relatively small surface area. Para siyang metal wire lang na pinag-loop mo. Tapos, dahil sa sobrang liit na surface area, para siyang small segment in 3D space. So, imagine geometry, di ba? Analytic geometry, math naman to. Just bear with me muna. Bakit to? Mathematics, no? Okay, ang headlight assembly kasi, meron siyang design. So, it will have a beam pattern. Ang gagawin niyan is, para siyang using parabola.
kaysa mathematics. If you remember your mathematics, pag nilagyan mo ng isang light emitting point doon sa focus ng parabola, mag-i-emit siya all over sa isang direction. Tama? Remember that topic ng mathematics? So, hindi nyo ma-remember? Sorry. Ito na. Natutulungan nyo na sa akin. So, ang filament light bulb is the emitting point. Pero hindi siya point. Maliit lang segment. Nilagyan mo sa focus. So, meron siyang specific beam pattern with that housing sa isang headlight assembly. Okay. Ang LEDs ngayon, hindi siya ganun kanipis na surface area. Medyo malaki. Pag malaki yan siya, ano nangyayari? Iiba ang beam pattern ng reflective na parabolic na headlight assembly. Kaya sinasabi nila na sobrang powerful ang LED, nakakasilaw, masakit sa mata sa ibang driver sa road, no? Sa tao. Actually, hindi siya, most of the time, hindi siya sa power, kundi sa beam pattern. Kasi kadalasan kasi ang headlights, beam pattern niya pababa, ang low beam. High beam medyo pataas, pero kadalasan pababa talaga yung low beam na yan. Pag nilagyan mo ng ibang headlight, hindi halogen, iba na yan. Hindi siya low beam pattern, medyo paakyat or magsispread out yan siya. And ayaw mo yung mangyari sa isang sasakyan kasi according sa ating batas, bawal yan. Okay? So, hindi talaga bawal per se na kung bawal lang siya if naka-direct upwards or nakakasilo ng ibang drivers, nakaka-distract. If naka-point downward pa rin, pero hindi siya accurate talaga na beam pattern katulad ng halogen. That's why sa LED, dapat mapili kayo. Either get the best LED na magre-reproduce sa small surface area ng halogen, which is mahal, or iiba kayo ng headlight housing. Mag-iiba kayo ng parabola dyan. Kadalasan, ang gamit ng mga enthusiast is projector beam headlights. So, projector, instead of reflective na mga property sa isang parabola, kagamit niya is lens. So, alam niyo yung mga lens equation, yung 1 over F equals 1 over DI plus 1 over DO. Pag hindi niyo naalala yan, sorry, hindi kayo nakinig sa physics teacher niyo. So, magagamit yan dito, pero hindi tayo magsosolve, kundi mag-explain lang tayo bakit projector headlights ang maganda for LEDs. Because, projector headlights, we have a specific area of focus, pwede natin ma-adjust ang beam pattern, kasi it only emits at a specific parang projected projected area or zone. So pwede mo ma-adjust yan sa headlight. At the same time, ang beam pattern mo sa LED headlights, hindi kailangan super pinpoint focus katulad ng ng halogen. Pwede na sa projector headlights ang LED na medyo malaking surface area. Kaya sabi nila maganda ang beam pattern. Pero hindi lahat ng projector headlights maganda dyan. May mga projector headlights na made for halogen, pero most of the time compatible siya sa LED. Gets? Okay. So, yun nga, ang issue sa LED, kailangan talaga siya small surface area, kundi mag-projector headlights ka. Kasi nakakasilaw sa ibang drivers. Kasi it's not all about the power sa LED headlights. It's also about the beam pattern. Okay. So, yun lang concern ko sa LED, di ba? Medyo parang purchasing knowledge nyo yun. Kanang, dapat alam nyo yan. Okay? Kailangan ang beam pattern niya okay. The same time, here's the next issue, reliability. Okay, diba sinabi ko, nag-bold statement ako kanina, mas reliable ang halogen kaysa cheap LEDs. Bakit cheap, sabi ko? Kasi ang cheap LEDs kasi, ang kanilang design is really, pangit. Okay? Una-una, ang philosophy of the design. Nilagay mo sa headlight mo, tapos meron siyang heatsink. Kasi LEDs tend to heat up. Hindi siya katulad ng halogen na medyo matibay sa init. Pag painitan mo halogen, okay lang. Kasi pag pinatakpan mo kuryente dyan sa halogen, umiinit siya. Pero nag-iimit ang ilaw. Pero most of the time, init lang. Kaya nila yun kasi metal sila eh. Maliit na filament, kayang-kaya init. They are strong. Unlike sa semiconductors, yung LED kasi semiconductors yan siya. Pag semiconductors, para silang electronic component sa inyong computer. Pag naiinitan, nasisira. Okay. So, ang pinaka, premise niya is, mag-emit ka ng ilaw, pero may current. Kung may current o kuryente, iinit pa yan. Masi konti, iinit. Tapos, napakaliit lang ng area ng LED. Kailangan mo i-transfer ang heat sa kanya to outside world. So, kailangan mo ng heat sink. Okay. Sa heat sink na issue sa LED headlights, medyo mahirap kasi ang LED headlights kasi klase-klase yan eh. Mga heatsink tayo na fanless, meron tayong fan, meron tayong para siyang radiator cooled, no? So ideally, the best solution is
radiator cooled. Kasi most of the time, may mahalin yan eh. May fluid tayo to efficiently transfer heat. Hindi siya ganun kahirap ipa-cool down. At the same time, maganda material, usually copper. Okay. Ang gamit kasi kadalasan sa cheap LED headlights is aluminum. And aluminum is not the best conductor. Physics tayo balik, di ba? Ang best conductor, better conductor is copper compared sa aluminum. Pero ideally, it should be gold or silver. Okay? Pero mahal ang gold or silver, so copper tayo. However, medyo mahal din ang copper for us. So, mga manufacturers, they want to pursue aluminum. So, let's say aluminum tayo. Okay, may mga fanless. The problem sa fanless is, kung wala kayong hangin, ang heat is andun pa rin sa, ano, sa heatsink niya. Okay? Ay, for a while, ha? Okay, so, nasa heatsink pa rin ang sink. Nasa heatsink ang init. So, kailangan mong lagyan ng hangin. Okay, especially sa Pilipinas, ang hangin dito mainit. So, kailangan mo ibuga talaga ng hangin. So, kailangan ng fan. The problem with the fan sa design is, there's moving parts. Especially sa engine bay yan nakalagay, no? Engine bay. Ang dumi-dumi yan. Daming dumi galing sa ilalim, daming dumi galing sa harap. Naku, pwede ka naman mag-maintain yan, di ba? Pero napakahirap, nag-a-add ka ng maintenance processes. Instead of just checking the oil, the filter, the ano pa yung mga pinapapalit mo sa sakyan, chine-check mo din yung, oh my gosh, ang headlights, hindi mo masyadong chine-check yan eh, pag-halogen. Tapos, here's the problem. Pag hindi dumagana ang fan, example, dumihan, ang heatsink is umiinit, nasisira ang LED. Tapos, hindi lang yan. Ang cheap na LED and headlights, ang kanilang driver circuit, hindi kasi dumagana agad automatically ang LED sa 12 volts. Okay? Meron siyang driver circuit or electronics. Ito ay para ma-regulate ang voltahe at current sa LED. Kaso lang, ito mga electronic designs na to, cheaply made, although robust, pero pag nainitan, nasisira. Nilagay pa naman sa loob ng LED housing. Sabi nila, para to cool it down with a fan. The problem is, umiinit na nga. Kung sisira ang fan, silang dalawang sira, wala na, sira na LED mo. At the same time, ang mga cheap LEDs, hindi sealed ang kanilang electronics. Open air, may nakita ko video niyan, tear down video about sa LED headlights na cheap. Galing, sakit sa ulo kasi pag i-seal mo yaman, iinit yan. Pag hindi sealed, papasok ang dumi, tapos baka masisira din. Tapos papasok ang tubig, mga elemento sa labas, di ba? Medyo sakit sa ulo. Yan ang mahirap pa sa LED kasi you need more maintenance, kailangan mo i-check ang fan, ang temperature, and it's also a fire hazard. So, pag fire hazard yan, baka masusunog yung sasakyan mo. Kasi may nabalita ako sa EDSA, nasunog daw yung sasakyan dahil allegedly, meron daw nag-install ng ganung klaseng LED na cheap. Hindi naman ganung kamahal. Okay. So, point is, nag-rant ka ng parati. Rant. Okay, wala ka bang solusyon, sir? Okay. Meron naman akong solusyon. Okay. Huwag kayo kukuha ng fanless. Although, pag fan type kasi LED, okay naman. Naku-cool, pero kailangan mo ng maintenance. At the same time, dapat high quality bilhin nyo. Hindi aluminum, pero copper. At the same time, yung kanyang driver circuit, yung electronics niya, nasa labas. Okay? Usually, mga mamahalin niya na LEDs. At the same time, ito din mga boss, huwag kayo magre-risk ng fire hazard sa yung sasakyan. Kasi, what if, nag-aircon lang kayo, sa highway kayo, mausok na agad, niyo alam. Diba? LEDs yun lang pala na headlights. Ang halogen, di ganyan. Nakaka-take siya ng brute force sa init. Kayang-kaya niya. Problema lang, sa sobrang init niya, baka dali mamatay, di ba? Pero hindi kasing dali ng LEDs. Kadalasan kasi LEDs sa mga cheap, it's either 1 to 2 years lang and then nasisira ang fan, ang bearings niya, naglulus na, kumagawa ng noise. Minsan, ang dumi masyado yung fins doon sa, or heatsink niya sa LED, kaya hindi na nakaka-dissipate, hindi na nakakawala ng init. So, ang daming pwede mangyari. Pwede rin mabasa yan, may mud, di ba? Maintenance issue siya. Tapos mahirap pag-maintenance, diba? Kasi pag hindi mo pwede, ideally, ha, pwede nyo naman pressurize air para mawala yung dust. Pero what if nag-stick nyo yung dust doon, may mud? Kailangan nyo yung tanggalin sa isa, diba? Tanggalin yung pa-headlight, check nyo yung fan. Tapos ang fan yan, kailangan po i-lubricate yan. Kailangan ng oil, machine oil, diba? Medyo sakit sa ulo. Tapos ang bearing yan, hindi naman ganun kaganda kasi kung nakaanda rin siya, nagwe-wear yan siya unless yung magandang klase na fan bilhin nyo.
So medyo ang daming places to go wrong sa LED. But you cannot deny the best characteristic of LED, kung maganda ang beam pattern, napakasilaw. Bagay ang ganda sa road. Okay. So probably lang these are the reasons bakit hindi ginagamit ng mga manufacturers from the factory ang LED. Kasi well, they don't want to ruin their reputation, no. Gusto nilang to keep their reputation as a good manufacturer. So pagbalaging LEDs, baka masisira lang over time, 'di ba? So gusto nila halogen para cheap, lali ma-replace, walang maintenance issue. You get the point, 'di ba? So if you're buying cheap LEDs, you're taking the risk. Okay? Hindi ko sinasabi na ayaw ko na LEDs. Gusto ko siya. Problem is, huwag kayong bibili ng cheap out kasi baka masusunog sa sakin nyo. Baka masisira overtime, sayang pera nyo. Ganon. Although madaming testimonies, pero akin is more on analysis. Although hypothetical, pero I want to share this to you. Wala pa kasi nagsishare nito sa YouTube. Okay? Hopefully, makakatulong ako sa inyo guys. Okay? So, please hit a comment below. Gusto nyo mag-argue sa akin, sige. Ako nang bahala dyan, no? I won't fight. I'll respect your opinion. And please hit subscribe. If gusto nyo pa mga content ko and more comments, please comment down if you want me to discuss more on these things, no? About basta, yan ganyan. So, bye-bye.